Ano ang crush? Tutoy! Hide ka muna, Tutoy. We're rolling. Get back to you. Kasi pag journalist ka and sometimes sasabihin ng mga veterans na, you know, security. No? Pero pagka kasi journalist ka, ang instinct mo talaga mukha yung story. Try natin na mag-observe doon sa BRP Sierra Madre kung saan ginagawa yung resupply mission. May sinabay sa atin. 1551. Meron pa yan. Speed din. Pero may kasabay tayo na... Ay, pwede bang fast track yan? Ganun? Kung pamalapit tayo dito sa BRP Sierra Madre. Ayan, ito po ang BRP Sierra Madre. Sabi natin dyan yung mga Chinese Coast Guard, mapatayan tayo para hindi tayo makalapit. Pero ang unang namamayani sa'yo talaga is to get the story. Yung takot, minsan pagkatapos na lang ng lahat na parang ay, delikado pala yung ginawa natin. Pero talagang ang primary goal mo is to get the story. Pero syempre, prior and during and after, standard naman yun sa mga teams na kailangan well-equipped kayo to adapt to mga situations na mangyayari. Kasi pagka sa mga ganyan, pumupunta ka dun bilang journalist, no, as much as possible, yung emotions mo devoid dun sa COVID. Wala kang emotion dapat. Ano yung mga behavior nila towards us? Ano yung response natin towards them? Kasi kailangan natin i-document yun eh. Kasi for a while, hindi natin nakikita yung nangyayari sa WPS. At ito yung chance para ipakita kung ano yung interplay ng forces between China and the Philippines sa West Philippine Sea inside our exclusive economic zone. So number one, kailangan mo makita yun. Document yun. Lahat ng movement, lahat ng behavior, lahat ng ginagawa nila, yung pag-video nila sa amin, yung pag-dangerous maneuvers nila. And now, our response. Kung mabilis pa tayong gumalaw, kailangan makita yon. Ngayon, dun sa mga instances na may water cannon. May dalawa yung water cannon doon, no? Pati yung malaki. Rico? Dalawa na, ha? Dun sa ating UM. Kanina pa yan. Puro mga 10 minutes. Ayan, no? Kailangan din ma-document yun, pero hindi mo mawawala sa sarili mo na bakit may ganong bakit ginagawa yun sa atin? Diba? And to answer that, syempre, of course, you have to study yung mga stories or yung context kung saan nag-i-exist yung action na yun. Pero mapapatanong ka, bakit ganun yung attitude ng China sa Pilipinas? Ang unang goal namin doon talaga nung nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-immerse, ipakita sa tao kung ano to. Dahil para magkaroon ng damdamin ang isang tao, kailangan naiintindihan niya kung ano yung pinaparamdam mo sa kanya. So sabi namin, kailangan nating mapakita kung anong klase ng buhay meron sa pag-asa. Number one, mga Pilipino yun nandun. Inilagay natin sila doon noong 1970s para mamuhay sa isang lugar na sobrang layo na sa atin. Malayo na sa physical and for a while malayo sa ating consciousness bilang mga Pilipino na parang Pag-asa Island, Spratly Island, saan ba yun? Diba? Pagka malayo yun sa isip mo, parang wala kang pake. Kasi, ano yun? San yun? Kaya objective namin, ipakita na, uy, parang kapitbahay mo lang to. Parang probinsya mo lang to.
Welcome back! Yeah, video. iPhone, yes, baby. We are now! And we're finally here. Asan si ano? Si Madeline? Ayun. Si Luis? Welcome to my island. Yes, this is Kalayaan, Pagasa Island in like in the Philippines, right? Yeah. Na kung saan ka lumaki. Doon, parang maliit na munisipyo. Kung halimbawa, ikaw, mahilig kang mag-travel. Yung pagka medyo malayo ka na sa city, ganun yung dynamics. Magkakakilala yung mga tao. Simple lang yung buhay nila. Nag-video kayo sa maghapon. Kwentuhan, pag wala nang ginagawa, yung mga bata nakahapon doon sa puno na may wifi. Pero mahirap yung buhay doon in the sense na yung pagkain doon, dinadala. So, every 2 weeks, yung mga negosyante doon, umu-order sa Palawan, tapos kung may pagkakataon na idalhin yun via mga LS, mga Navy ships, pinapakarga via Westcom, Western Command. May isda naman doon kasi syempre ano yun, isla yun. Pero mahirap kasi unang-una kalaban mo nature, kalikasan. Kasi pagka tag-ulan, mataas yung alon, wala kang huli. So tiis ka kung ano yung meron sa isla. And pagka ganun, syempre nauubos yung stock kasi kahit mga sardinas, wala kang mabilan doon. Pagka ganun yung nangyayari, talaga nagugutom. Yung mga bigas nauubos. Hindi ka naman pwede mag-alaga ng manok doon kasi yung mga regular na mga manok, yung mga 45-day-old, kasi kailangan mo ng feeds doon, dagdag gastos pa yun, dagdag na pag-aangkat pa yun. Aside from nature, andyan na yung China. Sir, ilan yan? Ilan kita mo, sir? Ha? Ilan? Bilisan? Ilang lulusa besos ko. Tsaka meron PLA. May PLA, sir? Pero mali na boss lang. Na nalilimit kung saan ka pwedeng mangisda. Meron kasi doon na apat na case, 1, 2, 3, 4. Dati napupuntahan yon ng malaya ng mga Pilipinang mangisda natin. Pero because may presence na doon, especially Sandy K 3 and 4, so medyo mas malayo. Pag naligaw ka doon, parang naligaw ka sa teritoryo ng iba. Na may bababa sa'yo na may bababang halik, may paparamdam ng helicopter. O kaya may bababa ng mga rib or yung mga inflatable boats para itaboy ka. So, yun yung mga challenges doon. But it's a beautiful municipality. Ang unang realization, yung mahalaga na yung papel ng mga journalist, ng mamamahayag, na maipakita yung ano ba yung tunay na nangyayari doon. Kasi kung hindi natin naiintindihan ang isang bagay, hindi tayo magkakaroon ng opinion kontra or para rito. Kung hindi natin alam kung ano yung ipinaglalaban o kinokontra natin. So, I think and I hope na successful yung team natin, yung Integrated News, na maipakita na ito yung nangyayari doon, ito yung mga involved doon, ito yung mga at stake doon. Nandun yung mga kapwa natin Pilipino na ninirahan na mas mahirap ang kalagayan nila kesa sa'yo, na kumbaga parang sila na nga nagsasacrifice din. Kasi ang maraming residente doon, hindi naman mga original na mga taga roon. Kasi trinansport sila doon eh. May in-uproot sila para ilagay doon. So most of them, nung initial, mga construction worker, yung mga pinapatay yung building. So itong mga ordinaryong Pilipinong nandun sa kalayaan, sa Pagasa Islands, nagsasakripisyo yan para maipakita na atin ito. Ito yung tinatawag na effective occupation. Na kung wala yun, hindi natin pwedeng masabi na yung munisipyo ng Pagasa ay atin. And aside of course yung presidential decree noong 1970s. Number two,
Bukod sa realisasyon na mahalaga yung trabaho, mahalaga na kilala mo yung sarili mo bilang Pilipino. At hindi porke maliit tayo na bansa, ay maliit din yung pagtingin natin sa ating mga sarili. May nakusap kami before, yung mga Pilipino sa psyche niyan, tinuruan tayo na mag-isip ng maliit. Maliliit yung simbolo natin ng isda, ng bulaklak, ng ano pa bang ng ibon, di ba? Yung mga Maya, sampagita, tapos yung maliit na pigmeo, whatever, di ba? Bakit? Para pag maliit yung tingin mo sa sarili mo, sa isang conquistador, sa isang mananakop, hindi yan tapalag. Ngayon, kailangan magbago yun. Kailangan isipin ng mga Pilipino na hindi porke maliit tayong bansa, ay maliit din tayong tao.